Umigit kumulang 2 oras ang kailangang lakarin ng mga katutubong batak. Makaboto lang sa pinakamalapit na presinto dito sa Sitio Kalakwasan, Barangay Tanabag. Denaryo ng Palawan News Team ang Sitio Kalakwasan upang alamin kung paano sila boboto ngayong Halalan 2022. Dito sa Barangay Tanabag na tahanan na nasa mahigit kumulang 60 na katutubong batak. Sa liblib na lugar matatagpuan ang komunidad ng batak, isang katutubong tribo sa Palawan. Matinding sakripisyo ang kailangang gawin ayon kay Hermel Abukal para lang maihayag yung kanilang karapatang bumoto. Oh, magising kami ma'am, mga alas 4 ganyan, lakad lang. Opo, yan talaga. Kahit malamig, tinitiis namin, maglakad kami. Kasi yung una, wala pang motor. Kami lang talaga yung naglakad sa papunta sa ano school. Gano'n po kalayo, ilang ilog po yung kailangang tawirin para makarating dun sa baba? Mga 10 ma'am, 10 ilog. Yan yung tinatawid namin pababa. Kung lakad ho, talagang malayo po talaga. Kung lakad, mga 2 oras siguro lakarin yan. Pababa. Sakripisyo talaga yan. Tsaka mainit pa noon. Kasi lakad lang yung inaasahan namin. Wala kami mga motor. Pero may mag-drive ng motor. Mag-aral kami practice dito. Natutuwa kami magdala ng motor, nagkuha kami. Mga ulugan. O kung may na, mga 2 oras. Pero kung mabilis, mga 1 kalahati lang. Isang oras 1 kalahati. Malayo talaga yan. Kahit motor nga, nahihirapan din yan. Matagal din makaabot dun sa labas. Bagamat may mga nagmamalasakit na iilang politiko at nag-aalok ng libreng masasakyan nila tuwing butukan, tinatanggihan raw ito ng mga katutubong batak dahil ayaw nilang magkaroon ito ng kulay politika. Kami lang nakalakad kasi kami nag-aingat din talaga na masira kami sa tao. Takot din kami talaga kasi pag alimbawa ganyan, ibig sabihin mayroon kang kinakampiyan dahil mayroon kang service. Kaya yung ina namin dito, nakatis lang kami talaga sa lakad. Ayaw namin talaga kasi ayaw namin di mag-away yung mga alimbawa na yung nakalaban na yan, mga katulad ng mga mayor. Siyempre pag may kanya-kanya may mga ano yan eh, nakatingin dyan. Tapag nakita yung isang ano na ito grupo na kinuha pala ng service, di mahirap din yung pag nakarating doon sa isa na huwag na tayo makasa doon. Yung lumbandang mga tao nandun sa kabila. Tadi kami ang pinagsimula ng away ng mga politiko. Lihit sa kaalaman ng marami, karamihan sa mga kapatid nating katutubo ay may kaalaman na rin sa pagboto at paggamit ng automated vote counting machine. Ngunit maiilan pa rin sa kanila na nangangailangan ng assistance. Samantala, isa raw sa mga katangiang hinahanap nila sa mga politiko ay yung politikong nakakatulong sa kanila sa mga nagdaang kalamidad tulad na lamang ng katatapos na bagyong Odette, kung saan bakas pa rin ang pinsalang dulot nito sa kanila 4 na buwan matapos itong humagupit. Po, yung matulungan sa amin, yun ang talang susuportahan namin. Anong klaseng tulong po? Gusto namin yung kayong buhay, yung ano namin, gusto namin yung sinira na yung audit. Gusto namin yun ang talagang susuportahan kami kasi yung mga bahay namin, ganun na mga bahay namin, puro trapan namin. Yun ang talang gusto namin, yung galiano namin. Yung lahat na wala dito, yun ang gusto namin ibabalik na.
Unti-unti. Oo, unti-unti. Hindi rin biglang ano yung bus nila. Pero, suportahan nila sa kami talaga. Matinding sakripisyo para sa mga katutubong batak ang pagboto dahil halos 2 oras pa ang lalakarin para lang marating itong pinakamalapit na presinto dito sa Barangay Tanabag. Jessiel Giroy, Palawan News.